So, what's up mga kabayan? Welcome back sa ating panibagong video. And this is Ilongo Bizdak in Europe. Nakabase ako ngayon sa Croatia mga kabayan. So, meron tayong pag-uusapan ngayon mga kabayan sa video na to. Sana tapusin ninyo yung video na to mga kabayan, if makatulong sa inyo. And sana makatulong nga mga kabayan, no? So, sa mga bagong subscriber natin dyan, maraming salamat. At sa mga lumang subscribers natin, thank you din. And sa mga bagong manonood itong video na to, please subscribe my YouTube channel. Click notification bell para ma-notify kayo sa panibagong vlog natin dito sa Croatia mga kabayan, kung anong ganap and update dito sa Croatia. So regarding for that mga kabayan, meron kabayan natin na nag-message sa akin regarding sa kanilang application papunta dito sa Croatia. So nagkagulo sila sa kanilang sa GC at sa kanilang agency mga kabayan, kasi nagulat din sila sa mga nangyayari at bagong rules dito sa Croatia. So ano-ano ba yung mga rules mga kabayan sa Croatia na binago ng mga ibang agency dyan sa Middle East mga kabayan. So pakinggan natin yung sinabi ng kabayan sa atin. So ayan, pakinggan natin mga. Kasi nagkakagulo kasi kaming mga aplikante ngayon ng JBCS, kasi pinapamedical kami ng JBCS kasi mandatory daw ng Humble Hunters. Ang problema, ang mahal ng medical, 750 real yung sinisingil sa amin. So, ayun nga mga kabayan, sana napakinggan ninyo, no? So, doon sa Middle East na mga agency mga kabayan is merong mandatory na bagong rules mga kabayan before makapunta dito sa Croatia is yung magmi-medical muna sila before sila makapunta dito sa Croatia mga kabayan. Dumating na yung working permit, working visa nila. And then magmi-medical sila mga kabayan, no? So hindi yan kagaya dati na walang medical punta dito sa Croatia. So nagulat din ako sa mga nangyayari mga kabayan na meron na palang rules na ganun, no? Meron ng binago ang rules ng mga agency na magmi-medical muna mga kabayan, no? Mandatory sa kanila na magmi-medical. So ayun na nga. So 750 reals mga kabayan ng kanilang mandatory para sa kanilang medical mga kabayan. So comment ko dyan kabayan is nagulat din ako regarding for that, kasi sa amin sa dati at sa mga before na nakapunta na dito is wala talagang medical ang nangyayari. So may medical lang nangyayari pagdating dito sa Croatia, doon sila nagmi-medical. Kagaya sa amin, pagdating sa Croatia doon na kami nag-medical. Yung mga hawak ng hospitality, like naghahawakan ng food or food handler ka, so yun lang yung may medical mga kabayan. So the rest, wala na pong medical yan. So ngayon pala mga kabayan, before ka mapunta dito sa Croatia is mag-medical ka. Kahit anong position pa in-applyan mo dito sa Croatia, kailangan magpa-medical. So ayun, maraming nag-comment, no? Maraming nagtatanong if totoo daw mga kabayan. So nagtanong din ako sa agency na yung pinopromote ko mga kabayan, no? So if ang agency nandito sa Croatia is wala na pong medical ang mangyayari dyan sa Middle East mga kabayan. So may mga ilang agency lang talaga na pinamimedical nila yung kanilang mga applicants mga kabayan, no? So ngayon tinanong ko yung ano, yung agent ng TAPIL agency mga kabayan. So meron lang talagang ibang agency na nagpa-ano sila ng medical, kasi nga mga request yan ng mga employer dito sa Croatia mga kabayan na kailangan mag-medical mga kabayan before mapunta sa Croatia. Kasi siguro sinisecure din nila kung fit to work yung kanilang aplikante mga kabayan. So huwag kayong mag-alala mga kabayan, kasi merong mga ibang agency din naman na walang medical. Kumbaga yung sa inyo na part, ni-request ng employer ninyo yan or ng hotel ninyo yan na ipamedical kayo para tawag nito para ma-fit to work kayo mga kabayan, no, pagdating dito sa Croatia. So yun nga, malaking gastos lang, pero i-grab nyo na mga kabayan, kasi nga para din naman sa inyo yan, no. Medyo mahal nga lang mga kabayan, pero kailangan kasi request din ng mga employer dito sa Croatia. Siguro mayroong mga issue regarding sa kanila mga aplikante. So yun mga kabayan, sana makatulong sa inyo din yung vlog na to, na para makaintindi kayo kung ano yung maintindihan nyo kung ano yung mga rules dito sa hindi naman para-paras mga kabayan yung mga agency, no? Hindi din para-paras yung mga employer. So yun na nga, kailangan natin sundin, no? Huwag kayong kagulo, huwag kayong basta
Oo, nakagulat, pero kailangan gawin, mga kabayan, kasi nga pagkakaintindi ko, request yan ng inyong mga employer dito sa Croatia. Kumbaga, si agency lang naman yung ano eh. Sa agency sila nag-ano, sila naghahanap ng tao. So, kung if required ng employer, so kailangan ng agency na ipa-ano sa inyo, ipa-taw nito. Ipagawa, no, yung pag-medical, mga kabayan. So, hindi po lahat ng agency na merong mandatory para sa kanilang medical, sa kanilang mga applicant papunta dito sa Croatia. Merong mga agency dito sa Croatia na wala na pong medical, mga kabayan. Diyan sa Middle East, ang medical na lang is pagdating dito sa Croatia. So hindi po doble gastos, mga kabayan. So yun na nakagulat, kasi magdodoble yung gastos natin, mga kabayan, no? Meron tayong placement fee na binabayaran at saka medical ngayon, mga kabayan, sa mga agency. So nakagulat ngayon, eh sobrang malaki na yung gastos dito sa Croatia. At saka yun nga, mga kabayan, hindi na natin maano kasi mataw nito mataan siya, kasi nga every year nagbabago-bago talaga yung mga rules dito sa Croatia, mga kabayan. So ayun na, mga kabayan, before kayo mag-apply dito sa Croatia, kailangan talaga mag-prepare ng sarili, prepared kayo ng panggastos ninyo, mga kabayan. Kasi nga yun nga, mayroong mga iba-ibang agency ngayon na nagbabago-bago yung kanilang mga roles, mga kabayan, o, no, pagdating at pag-apply nyo sa kanilang mga agency papunta dito sa Croatia. And pag nito, mag-prepare kayo ng inyong placement fee before kayo mag-apply. Prepare kayo ng kanyang mga requirements, mga kabayan, before kayo mag-apply, no. Dapat may pera talaga kayo before kayo mag-apply, mga kabayan. So ano, masolusyunan no ninyo yung kaninyong ano yung application sa kanila, mga kabayan, kasi medyo malaki-laki nga at saka mahal, no. Kaya yun lagi ko sinasabi, mag-prepare kayo ng inyong mga pang placement fee, no. Prepare kayo sa inyong pang placement fee at saka sa mga requirements niyo, mga kabayan. Kailangan talaga yung maka-prepare kayo, handa kayo, mga kabayan, kasi nga yun nga, no, nabigla ang bago-bago, di ba? So at least meron kayong panggastos, mga kabayan, para makarating kayo dito sa Croatia. So yun, nakakagulat lang, no, na meron na palang ganyan. So yun lang. So maghanap na kayo ng ibang agency, mga kabayan, kung meron kayong mga options na may mga agency pa rin na walang medical before medical kayo before dito na sa Croatia, no, mga kabayan. Sana makahanap kayo ng agency na ganun, or mag-apply kayo, mga agency, mga kabayan, nandito na sa Croatia, para wala na kayong medical na mangyayari diyan sa Middle East, or saan man kayo diyan sa sulok ng bansa kayo, mga kabayan. So kailangan niyo 'yon. Yeah, before kayo mag-apply, mga kabayan, magtanong muna kayo sa mga agency if merong medical or wala, mga kabayan, para maka-prepare kayo ng inyong panggastos, mga kabayan. So hanggang dito lang, mga kabayan, sana malinaw sa inyo yung ating topic for today, mga kabayan, no. So kung meron kayong mga suggestions diyan, mga kabayan, comment down below, or i-message nyo ako sa aking Ilonggo Biz Doc in Europe Facebook page, mga kabayan. I-follow nyo din ako, mga kabayan, kasi nagpo-post ako minsan doon ng mga jobs hiring, mga kabayan, papunta dito sa Croatia. And paki-follow din po, mga kabayan, yung Top Hill Agency. Ayan, mga kabayan, sa screen. I-follow nyo po, nagpo-post po sila ng mga jobs hiring papunta dito sa Croatia, mga kabayan, na para sa ating mga Filipino, mga kabayan, no, mga kababayan natin na saan sulok man, pero cross country lang po yung kinukuha nila, mga kabayan, no. So i-follow niyo yan, and pwede niyo i-message sa WhatsApp. Merong WhatsApp diyan, mga kabayan, kung gusto niyo mag-apply papunta dito. So sa mga bagong subscriber natin diyan, maraming salamat. Sa mga luma pala, thank you so much din sa inyo, mga kabayan. And sa nanood nito, mga kabayan, maraming salamat din. Please don't forget to follow my page and subscribe my YouTube channel, mga kabayan. Click notification bell para ma-notify kayo sa mga panibagong video natin dito sa Croatia. At saka lang yan, mga kabayan, direct message kayo sa akin, comment down below para sa mga next video natin. Bye-bye. See you around.